Parang araw sa lahat, Bolo Days Radio, ang nire-review po natin itong mga T-Flex na motor. Ano po ito? Yung BMX 125 Alpha, YDX na Yamaha 125, tapos si Impaja na 100. Pero pati hindi pa kinakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated nyo sa aking mga videos. Pagkumparahin po natin yung tsura sa aking mga presyo, mga guys. So yun mga guys, simulan natin itong review. Ginawa ko lang po itong review ko para comparison lang po ng mga T-clutch po na motor. Kagaya po nitong BMX Alpha, itong sa YTX, tapos ito po sa Baja. Kasi karaniwan po, ito po yung pinakamababenta ang ginagawa po pang tricycle. Okay, pwede rin naman po pang forma. Simulan po natin dito sa BMX na Alpha na 125. Yan, ganyan po yung mukha niya. Yan, rectangular po yung headlight. Tapos classic po talaga ang itsura nito eh. Hindi po siya nagbago. Tapos siya po may emblem dito ng Honda. Tapos sa YTX, itong YTX po, ano po ito eh. Parang late lang po lumabas ito eh. Hindi ko lang kung around 2018 o 2019 po eh. Yan, naglabas po ang Yamaha ng YTX yan. Kasi dati po, meron po sila STX ang naalala ko. STX po, yan. Tapos sa kanyang headlight yan, maganda rin po, bilugan po, classic look po Yamaha guys. Tapos meron din silang emblem dito ng Yamaha. Tapos syempre ito pong Baja, ito po talaga matagal na po itong kanitong design ng Baja na malaki po yung mukha. Parang ano nga po ito eh, parang sa Rouser po, ganito rin ang itsura ng mukha po ng kanilang pang de-clutch na po ito. Tapos ito po yung kanyang headlight yan, kung buo po. Tapos hindi ko po nabanggit, ito po yung mga signal light yan. Nasa harap po, yan, bulb type po yan. Pati po dito sa YTX, nasa harap dito. Pati po dito sa TMX. Ang mga ipapansin nyo mga guys, oh, dito sa TMX, rectangular po. Tapos dito po sa YTX, pa-oval. Pati po dito sa City Baja po, pa-oval naman po. Tapos sa gulong, parehas naman po ng gulong mga guys, yung spike. Tapos yung mga sukat po, ito, 2.50 ang sa TMX. Dito naman po sa YTX po, 3.00 po. Tapos sa Baja po, ang sukat naman po nito ay 2.75. Yan mga guys, oh, sa gulong pa lang nagkakaiba na sila. Sa City Baja po, 2.75. Sa YTX, 3. Tapos sa TMX po ay 2.50. Yan, putahan naman natin po yung likod na part ng motor. Yo mga guys, ito, pag napansin nyo, yung sa TMX, yan, makipot lang po siya, yan. Maliit lang po ang upuan, yan. Tapos yung kanya signal light at tail light po, yan. Tapos sa YTX naman po, yan, oval din po. Kung ano po yung design ng ilaw, yung ilaw niya sa harap, ganun din po, design niya sa likod. Yan, pa-oval din po, yung ano niya, yung kanya signal light. Tapos dito po sa City Baja, rectangular po. Ayan. Tapos pati yung kanyang signal light mga guys. Tapos yung comparison po sa ground floor po, ayan. Sa TMX o yan, maaliit lang po. Ang ano po, sa YTX po, laki po. Ayan. Laki po ng ground floor. Tapos pati din po sa City Baja, ayan. Maliit lang din po yung kanyang ground floor. Tapos syempre po, yung karaniwan po ang hinahanap natin, yung function po. Ito po yung sa TMX po. Ayan, ito po yung mga function niya. Sa kanyang manubela po yan, high and low, signal light, tapos kusina, tapos ignition po. Ayan, ignition. Tapos yung kanyang gauge panel po yan, analog po. Meron naman po siyang gear indicator. Wala lang po siyang sa gas. Wala po siyang gauge, yung sa gas na panel para makikita natin kung mag-empty po o full po yung gas natin. Tapos sa YTX naman po, sa YTX naman po mga guys, wala po siyang gear indicator. Meron lang po siya yung muna neutral kayo, yung signal light, tapos yung headlight po. Dito nga po pala, ayan, rectangular po yung itsura ng kanyang gauge panel. Tapos sa YTX naman po, bilugan. Ayan. Tapos mga guys, dito naman po sa City Baja, ayan, parehas pong oval siya. Ayan, bilugan po parehas. Tapos makikita niyo po dito, yun, yung naka-neutral ngayon, signal light, tapos yung ilaw po. Tapos ang maganda po nito, meron po siyang USB port. Kasi po yung TMX sa YTX, wala po siyang USB port. Tapos sa manubela naman po, ito po yung function ng City Baja, yan, high and low,
yung signal light, yung bufina, tapos may park light po siya. Kaso mga guys, wala siyang push button, kaya kick lang po ito, yung 100. Pero yung sa white X naman po, yan po, meron siyang passing light. Ayan, may passing light, may high and low, ayan, may signal light, tapos yung kanyang busina, tapos may choke. Ayan mga guys, may choke po siya. Tapos sa kabila, meron siyang push button. Yan po kagandaan nito, may push button po kayo, tapos may kickstart po kayo. Nagaya rin po ng sa KMX, may push button po at may kickstart po. Yan. Tapos syempre yung taas naman po nito mga guys, ang kagandaan po dito sa TMX, mababa lang po siya. Kasi dati yung na-review ko to, abot na abot po to mga guys. Yan. Sa typical na hindi po tayo siya tangkatangkaran, pero abot na abot po natin yung motor. Hindi po gaya dito sa YTX na medyo may kataasan po, pati po itong CT100. Sa kalapansin ko po dito sa CT100, parang stiff o matigas po yung shock. Hindi ko alam kasi kung bago lang po kaya po ganun. Tapos pati po dito sa YTX, so matigas po yung kanyang shock sa kayong harap. Pero dito naman po sa TMX, malambot po. So parang pag mapapadaan kayo sa lubak o sa mga humps po, ayos na ayos po siya. Tapos yung overall po na design ng ano, yan, pag nakita nyo po yung TMX, yan, ganda po ng size. Classic na classic po. Yan, ito pa rin po yung kanilang decals, yan. Pati po yung, ano, ito, dalawang kasing kulay, isang glossy black, tapos isang glossy na red. Tapos ito naman po sa YTX, yan. Yun lang po, ang nagkakaiba lang dito sa YTX po, yung ano eh. Ay, tatlo po ang kulay nito. Blue, red, saka black. Yan, action po yung kanyang decals. Pero sabi nila, ito daw po ang YTX, siya po ang pinakaano, matipid na declutch na motor po. Tapos sa CT Badger po, yan. Ang CT Badger naman po mga guys, nagkakaiba lang to sa decals. Kasi lagi naman kulay itim to. Ang nag-iiba lang yung kulay ng decals. Ngayari, blue, red, saka black. Yan. Tapos yon sa upuan naman po, ano rin po yung upuan na itong TMX. Rectangular po na malambot siya. Yan, saktong-sakto po. Saka magaganda po ito, hindi yung bulky yung gas tank. Kaya pag nagda-drive po tayo, hindi tayo masyado yung ano, yung ngalayang bintay. Dito naman po sa YTX, yan. Malaki po yung upuan niya mga guys. Kaya nga dito kahit tatlo eh, nakaupo. Kaso may matigas. Matigas siya ng motor, pero malambot po ito. Pagka yung ano, kasi bago po. Pero okay naman po siya. Good naman po siya mga guys. Ang hindi ko lang po din na anuhan dito, nagustuhan yung bulky lang po yung gas tank. Yeah. Kaya pagka yung nagda-drive kayo, para sa akin kasi yun nga po, hindi ko rin siya abot. Kaya pagka ano, nangangalay po ko yun. Tingin ko, yun po magiging problema ko po dito pagka yung mangangalay ka kasi kailangan mong ibaba yung paa mo. Tapos dito naman po sa City Badger, yan. Kita nyo naman siya. Kita nyo yung sa YTX, parang ang laki ng pagka-round. Pero may pakipot dito. Ito naman po, pahaba siya na makipot naman yung side. Kaya okay naman po sa legs, maganda naman po yung ating legs pagka dinatry po siya. Hindi po siya masyadong nakakailap. Tapos ang kanya, yung mga gear pedal niya po yan. Sa City Badger po, malaki po yung gear pedal. Yan, tapos ang kanya, ito maganda sa City Badger, maganda po yung kanyang ano, brake pedal. Kaya may rubber po. Yan. Kaya makakot po sa ating paa. Tapos sa YTX naman po, yun. Kulay chrome po siya. Yan, kulay chrome siya. Tapos sa kanyang gear pedal, yan po, kulay chrome po. Wala lang siyang rubber. Tapos syempre, ito po sa TMX. Yan, dito nyo. Chrome po. Yan, chrome po yung brake pedal. Tapos, sa kanyang gear pedal po, ito po. Tapos may rubber po. Yan. Tapos, ang TMX po may chain cover. Pati po ang YTX ni chain cover. Ang budget naman po, malaki po yung kanyang chain cover. Talagang almost kalahati ng gulong. Saka mga guys, ang ipon nga pala na gulong nito. Sa City Badger po, 3. Yan, 2.75 ang harap, 3 ang likod. Tapos ito po sa YTX. Ano po siya? 3. Yan, 3 naman po siya ang likod po. Tapos yung harap niya po ay 2.75 naman po. 2.75 po nga lang pagkakatanda ko po sa harap niya.
Ah, hindi mga guys, 3 din po pala. Yan. Ang harap at likod niya, 3. Kaya ako pala pag sinasakyan ko, medyo may tataasan po. Parehos po pala ang triangulong dito. Tapos ito nga po, yung sa 2.50 yung sa TMX. Tapos yung likod niya po ay 2.75. Yan. So mga guys, napakita ko na yung mga pagkakaiba-iba ng features niya. Siyempre, ito na inaabangan natin. Magkano ba ngayon? Magkano na yung price ngayon? Itong mga deflects na motor na to. Dito sila iba-iba po. Tara, tignan natin mga guys. Simulan natin mga guys dito sa City Badger 100. Ang cash price po nito ay 56,200. Tapos yan po yung kanyang down, 5,620. Tapos ang kanyang 2 years saka 3 years. Ang 2 years siya po ay 3,311. Tapos ang 3 years siya po ay 2,729 pesos. Pero dito ngayon sa Premium Bags, may promo po siya. Na pag bumili po kayo ng City Badger, may free po kayong cellphone niya. Samsung. Yan, A05. Yan. Tapos ito naman po, TMX. Ay, YTX po pala. Sorry, YTX. Ang cash price niya po ay 57,900. Tapos ang down payment niya po ay 5,790. Tapos ang kanyang 2 years, 3,412 pesos. Tapos ang kanyang 36 months ay 2,811 pesos mga guys. Yan. Tapos syempre ito po yung sa TMX, yan, sa Honda po. 56,900. Tapos ang kanyang down payment po ay 5,690. Tapos ang kanyang 2 years ay 3,425 pesos. Tapos ang kanyang 36 months o 3 years ay 2,822 pesos mga guys. Kaya mga guys, kung comparison lang din ang presyo, mapapansin nyo, itong sa TMX, mas mahal po ang YTX ng 1,000 lang po. Yan, 1,000. Pero pares po siya ang 125. Pares po 125. Pero dito po sa City Badger 100, City Badger 100 po, 56,000 po. Kaya mas mababa po ito ng 700 doon sa TMX po. Kaya yun nga, sa mga user po ng motor, nasa sa inyo na po kung ano po mas prefer nyo. Kasi ito pong sa City Badger 100 lang po ito. Pero alam po, ang 125 nito, konti lang po ang difference. Ay, 125. Kasi po itong City Badger, merong 125 at 150 yan. Pero konti-konti lang po ang diferensya mga guys. Ang alam ko mahal, yung 150. Kaya lang po talaga, ang aganda lang nito, may USB port po siya. Yun nga po, di po kayo malulobat kung sakaling nasa pagmamaneho po kayo na malalayo mga guys. Pero sa overall po, para sa akin, yung sa akin po ha, sa opinion ko lang po, kung ako ay bibili po ng the clutch po, ang bibiliin ko po talaga, ito po ano, Honda. Honda TMX. Para sa akin lang po ha, mga guys ha, kasi kanya-kanya po tayo na ano. Kasi ito sa akin yung unang-una, kanya po, hindi ako masyadong katangaran, sukat na sukat sa akin. Tapos parang nung na-drive nga po to, malambot po yung kanyang mga ano, shock, karapat likod. Tapos, ang nagusto ko nga ito, yung classic look po ng ano niya, yung mukha niya, pati po yung ano, yung headlight niya po, na parang pwede siyang gawin ano, mga hindi siya nalalayo sa mga vintage na look na po to, na pwede po siyang gawin ano, kung may pera-pera nga o may budget po kayo, pwede niyo po siyang gawin ano, yung mga ano, cafe racer, yung tinatawag nila ganun. Depende po kung ano pong mga gusto niyo. Pero ang reniwalo nakikita kong kina-cafe racer, yung YTX saka scrambler. Pero yun nga, para sa akin, ang prefer ko po ito po, Honda TMX. Kasi nga po yung sa taas niya, sa forma niya, saka sa itsura niya, goods na goods po sa akin po. Hindi po kasi dahil user ako ng ano, ha, Alpha at Honda. Subok ko na rin po kasi yung Honda, mag-ibay din po. Kaya para sa akin, ito po, para ito po magugustuhan ko. Kung sakali lang po, bibili ako ng Dignan. So yun mga guys, nandito na lang. Hindi pa kinakasubscribe sa akin. Please hit the notification bell para updated ko sa akin mga videos. Salamat niya po pala dito sa may Premium Bikes at narinig ko po yung mga motor nyo. Yeah. May i-release po sila ngayon, no? Isang passion ako. More things to come at gaya na lang yung sinasabi. Ingat po pala din. Ride safe always and God bless. Like and share na rin po natin mga videos. Bye-bye!